Pumasada muna ang ilang tsuper ng jeep bago lumahok sa unang araw ng tigil pasada kontra sa PUV modernization program ng gobyerno. Ilang pasahero naman ang maagang bumiyahe para hindi maapektuhan ang tigil pasada. At live mula sa Caloocan, may unang balita si James Agustin. James. Van Susan, good morning. May ilang mga pampaserong jeep na hindi na bumabiyahe sa mga oras na ito dito sa bahagi ito ng Caloocan bilang pakikiisa sa tatlong araw na tigil pasada. Yan ay para tutulan yung PUV Modernization Program ng pamahalaan. Alas 5 ng umaga kanina na magtipon-tipon ng ilang miyembro ng grupong Piston sa EDSA Caloocan. Sigaw nila, ibasura ang PUV Modernization Program. Nagmarcha sila patungo sa area ng monumento. Tinatayang nasa 36 na ruta na dumaraan sa monumento ang makikiisa raw sa tigil pasada ngayong araw. Samatala, may ilang jeepney driver naman na kahit makikiisa sa tigil pasada ay bumiyahe na muna kahit 2 ikot sa kanilang ruta kanina madaling araw. Para raw kahit papaano ay may kita pa rin sila at pambili ng pagkain ng kanilang pamilya. Batid ng mga driver na malaking sakripisyo ang 3 araw na tigil pasada, pero mas marami raw sa kanila ang magugutom kapag nawalan sila ng hanap buhay. Masyado rin daw mahal ang modern jeep. Ang ibang pasahero mas inagahan naman ang biyahe papasok sa trabaho para hindi mali. Sakripisyo nga. Puro muna utang sa mga kapitbahay para makakain sa loob na 3 araw. Babayaran lang pag medyo nakabiyahe, pag medyo normal ng biyahe. Kaya uwi na ako. Kaya nga sabi ko, kukuha lang akong pambili ng ano. Pagkain lang. Tapos bubalik na lang ako dito, sama ko sa mga strike. Mahirap kasi ano eh, pag 3 araw yan, so ano, kailangan ano, maaga kang papasok, syempre. Medyo hassle pero wala tayong magagawa kasi yun ang gusto nila eh. Para mabago naman. Samantala, Susan, sa mga oras na ito ay nakarating na dito sa monumento itong grupo ng Piston na nagmarcha mula doon sa EDSA at nagsasagawa na sila dito ng programa. At sa obserbasyon natin, ngayong umaga may ilang mga jeep pa rin na bumabiyahe dito sa monumento. Yun nga lang ay nabawasan na talaga. Meron din mga pulis dito na nakabantay at may naka-standby na libreng sakay ngayong umaga. Pero wala pa naman tayo nakikita na stranded na mga pasahero. Yan muna ilitas mula rito sa Caloocan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.